Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة وصدق بالرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga masugid naming tagapakinig sa ating mga series na lectures hinggil sa Bangsamoro Wihdatun Wataniyat, Wihdatun Diniyatun wa Wataniya, Bangsamoro Religious in National Unity. Mga masugid naming tagapanood, sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang tatalakay natin sa ating episode na ito, isang episode sa ating series na lectures, ay At-Tafriqu Bayna Al-Wihdatil Ad-Diniyati Wal-Wihdatil Wataniya, ang pagkakaisa o kaya ay religious unity at saka religious unity at saka national unity, kaya ay pagkakaisa, ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakaisa sa bayan, kailanman mga kapatid ay hindi magkaiba sapagkat isa lamang ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakaisa sa bayan. Bakit natin ito tinatalakay mga kapatid? Sapagkat minsan ay pinagkakaiba ng iba, na hindi yung iba'y ayon sa kanila, sa tingin nila hindi dapat na magkaisa ng dahil sa bayan. At yung iba naman ay hindi pwedeng magkaisa sa pananampalataya. Hindi pwedeng hindi magkaisa sa pananampalataya at hindi rin pwedeng hindi magkaisa sa bayan. At kailanman ay hindi mangyari ang pagkakaisa sa pananampalataya kung hindi magkaisa sa bayan. Gayon din hindi mangyari ang pagkakaisa sa bayan kung hindi magkaisa sa tinatawag na pananampalataya. Banggitin natin muna ang nabanggit natin na isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Muslim, na nagmula sa kay isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ." Nabanggit natin na ito ay sinasakop nitong hadith ang lahat ng mga paksa o kaya ay mga contents na pwede natin pag-usapan sa mga lectures natin na ito. Nabanggit din natin na itong hadis ay sinasakop lahat ng mga paksa o kaya mga contents na isinulat natin hinggil sa itong pinapaksa natin na Bangsamoro Religious in National Unity. Itong hadis mga kapatid ay napakalawak na hadis. Walang sinuman sa atin na hindi niya pwede isabuhay o kaya ay sundin itong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang may kakayahan, sino man ang may lakas, may kamay,
ay kinakailangan na baguhin niya ang nakikita niyang hindi karapat-dapat o kaya ay hindi maganda na nakikita niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Mayroon tayong mga tao na mayroong mga authority, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng power. Binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at tinanggap sila ng mga tao na bilang namumuno sa kanila. Sila'y may kakayanin na baguhin ang nakikita nilang mali o kaya ay mungkar o kaya ay hindi karapat-dapat na nangyayari sa pamamagitan ng kanilang kamay. At sinuman ang hindi walang kakayanin na baguhin sa pamamagitan ng kanyang lakas o pamamagitan ng kanyang kamay, kanyang babaguhin ang kanyang nakikitang mali sa pamamagitan ng kanyang dila. At sinuman ang hindi niya kaya sa pamamagitan ng kanyang kamay, sa pamamagitan ng kanyang dila, sa pamamagitan lamang ng kanyang puso. Sino sa atin ang hindi pwedeng magsalita? Magsabi na yan ay mali. Kung may nakikitang mali, magsabi, magturo sa mga tao, mangaral sa mga tao. Sino ba sa atin ang hindi, kung hindi pa niya kaya ang dalawa, wala siyang lakas, wala, hindi siya pwede magturo, sino ba sa atin ang hindi niya pwede baguhin ang kanyang nakikitang mali sa pamamagitan ng kanyang puso? Pero mga kapatid, ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Unang-unang gusto ay pahiwatig sa atin ng ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating pananampalatayang Islam, kinakailangan na mayroong thawabit, may mga akida na kailanman ay hindi pwedeng baguhin. Wala nang pag-uusapan sa akida. Hindi siya pwedeng paghimasukan ng ating kaisipan. Ang ating mga talino hindi pwedeng maghimasok sa tinatawag na akida sa pananampalataya. Ang ating mga talino, kaisipan ay hindi pwedeng maghimasok sa pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng maghimasok sa mga hudud o kaya mga limitasyon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga iniatas, sa mga faraid, sapagkat yan mga thawabit, yung mga fundamentals ng pananampalatayang Islam, hindi natin pwedeng paghimasukan. Pero yun ang unang-unang malalaman natin sa hadis na ito mga kapatid. Ikalawang malalaman natin o maunawaan natin sa hadis na ito mga kapatid ay yung flexibility ng pananampalatayang Islam. Ang Islam ay sumasang-ayon sa panahon. Ang Islam ay sumasang-ayon sa kung saan man na lugar. Nabanggit natin ang isa sa mga ibinigay na definisyon ng mga pantas sa pananampalatayang Islam, al-Islamu salihun fi kulli zamanin wa makan. Ang pananampalatayang Islam ay applicable saan man na lugar at anumang panahon. Ibig sabihin, ang pananampalatayang Islam ay sumasang-ayon sa panahon, sumasang-ayon sa lugar. Isa sa mga pantas na si Ibnul Qayyim, na estudyante ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ayon sa kay Ibnul Qayyim, ayon sa kanya, tatagayyarul fatwa bitagayyuril amakin wal azman. Nagbabago ang pananaw sa pananampalataya. Ang pananaw sa pananampalataya nang dahil sa pagbabago ng panahon at saka pagbabago ng lugar. Kahit saan ka, kaya mong i-apply ang pananampalataya ng Islam. At ito ang unawaan natin mga kapatid. Nabanggit natin sa isang sa mukaddima o kaya ay introduction ng ating ginawa na aklat. At ito rin ang tinatalakay natin sa mga series na lectures natin na ito. Na pakinggan niyo mga kapatid na nakikinig o mga masugid naming tagapakinig at tagapagsubaybay sa ating series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious in National Unity. Al-mu'minu yuhibbu nafsahu wa yuhibbu awliya'ahu wa yuhibbu watanah. Wal muslimu yu'ahidu wa yu'aqidu
ويبايع نفسه لأميره أو واليه أو سلطانه أو إمامه أو حاكمه أو قائد أو خليفته أو قائده أو رئيسه على دينه ووطنه ويلزم نفسه بعهده وبيعته والمواطن يلتزم بكل القيم الدينية والإنسانية التي تتحقق بها الوحدة الدينية والوطنية والسعادة في الدارين بإذن الله سبحانه وتعالى. Ibig sabihin yun mga kapatid, ang taong nananampalataya, kailanman ay siya, ang taong tunay na nananampalataya, al-mu'minul haq, minamahal niya ang kanyang sarili. Hindi lamang ang kanyang sarili, minamahal niya ang kanyang mga sinumang namumuno sa kanya. Yung mga awliya, yung kanyang mga namumuno sa kanila. Wa yuhibbu watana, at minamahal niya ang kanyang bansa o kaya ay bayan. Yan ang nananampalataya. Wal muslimu, at ang isang muslim ay nakikipagkasundo at nagbibigay ng kasunduan at nangangako sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili, nangangako alang-alang sa sinumang namumuno sa kanya. Sa kanyang abir, sa kanyang wali, sa kanyang sultan, sa kanyang imam. Ito mga kapatid ay pawang mga katawagan ayon sa Islamic politics sa sinumang mga namumuno na isang Muslim. O kaya ay hakim, o kaya ay khalifa, o kaya ay sa kanyang leader, o kaya ay sa rais. Nabanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na pwedeng isa sa mga katawagan ng namumuno na isang Muslim ang tinatawag na rais o kaya ay presidente. Inshallah, ipagpatuloy natin ang ating paksa. Itong paksa natin, inshallah, hinggil sa pagkakaisa sa pananampalataya at sa pagkakaisa sa bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Allah jalla jalaluhu fi kitabihi al-munazzal. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa pinakamalapit nitong kahulugan, sino man ang gumawa ng mabuti mula sa mga kalalakihan at mga kababaihan na siya ay naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay bubuhayin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at bibigyan ng magandang buhay. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. At gagantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang magagandang mga ginawa o magagandang gawa. Ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't naman tayong mga nananampalataya, naniniwala sa kadalisayan kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag po tayong mamblema, huwag po nating isipin na hindi tayo tutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito. Huwag natin isipin na hindi ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pangangailangan. Huwag natin ibulla sa ating mga pag-iisip na kung sasambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa tayo ng mabuti para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya ito bibigyan ng compensation. Mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-promise sa atin na nananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na bibigyan tayo ng magandang buhay kung gumawa tayo ng mabuti at naniniwala tayo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam,
tayong nananampalataya sa kaisa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin natin mabuti na si Allah subhanahu wa ta'ala, itago natin sa ating mga puso at isipan na si Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan niya ng tulong, minamahal niya, binibigyan niya ng risk ang mga taong hindi nananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu. Hindi nananampalataya sa kanyang kaisahan. Ipunan natin sa ating mga isipan na si Allah subhanahu wa ta'ala, how much more na tayong mga nananampalataya at naniniwala sa kanyang kaisahan, hindi ba tayo tutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba tayong mga nananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala? At mga beses natin binababa ang ating ulo na nagpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala upang siya isambahin, hindi ba tayo ang karapat dapat na ibigin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga biyaya na iginagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa muling pa. La tayasu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga taong nawawalan ng pag-asa dito sa mundong ibabaw, isa na yung mga taong mawalimin, sila yung mga taong lumayo ang kanilang mga puso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin na lang natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kaakibat ng paggawa natin ng mabuti para kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtulong natin sa kapwa, pagsalita natin ng mabuti, paggawa natin o pagmahal natin, pagmamahal natin sa ating mga magulang, pagmamahal natin sa ating mga kapatid, at pagpapalakas natin ang relasyon natin sa ating mga kamag-anak, hindi ba't ito ay kabilang sa mga magagandang gawain kung dalisay ang paggawa mo nito para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Mismo si Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagsabi na siya magbubuhayin kanya ng magandang buhay, bibigyan ka ng magandang buhay dito sa mga ibabaw. Lalo na lang, how much more ang buhay sa araw ng pagbubuhay? Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto natin na mabuhay tayo ng mabuti dito sa mundong ibabaw, gumawa tayo ng mabuti at maniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasimple at napakaliit na formula na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paggawa ng mabuti, pagkatapos ay paniwalaan si Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa mga gawain na yun, at dahil sa dalawang qualification na yan, ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang buhay sa iyo dito sa mundong ibabaw, lalo-lalo na sa araw ng pagbubuhay. Hanggang dito na lang po. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, Kabwa Wa Mansal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pagkakaisa mga kapatid ng mga Bangsamoro sa pananampalataya at ang pagkakaisa sa bayan kailanman ay hindi magkahiwalay. Hindi pwede mangyari na magkaisa sa pananampalataya kung walang pagkakaisa sa bayan. Hindi pwede mangyari ang pagkakaisa sa bayan o nasyon kung walang pagkakaisa sa pananampalataya. Noong dumalo tayo sa isang malawak na pag-aaral o kaya ay training sa Malaysia, nabanggit sa atin ng isang namumuno doon sa isang namumuno sa pananampalataya doon sa Malaysia. Nabanggit nila sa amin na ayaw nila sa Malaysia ang isang propeta o bagong propeta sapagkat wala na daw darating na propeta. At totoo mga kapatid, wala nang darating na propeta pagkalipas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong tayo sa kanila, ano ang ibig niyo sabihin sa bagong propeta? Sabihan niya, ang mga isang nakatapos sa isang university, pagkatapos ay pagdating sa dito sa Malaysia, ay kung ano-ano na ang gusto niya gawin o ibago na sistema ng pamamalakad sa pananampalataya dito sa Malaysia. Yun ang ayaw natin, sabi nila. Kaya nagtatag daw sila ng Darul Ifta. Meron silang Darul Ifta doon sa Malaysia.
At tayo din mga kapatid ng mga bangsa moro, mayroon tayong darul ifta. Bakit mga kapatid? Sapagkat napakalawak ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Kung pagdating sa mga kapatid natin na mga ulama, napakaraming mga eskwela o kaya mga university na pinag-aaralan nila at iba't iba ang kanilang mga kurso. Hindi lahat yun ay pawang kasama sa pananampalataya. Lahat ng kanilang mga kaalaman ay kabilang sa mga kaalaman sa pananampalatayang Islam. Pero mga kapatid, paano tayo magkaisa sa pananampalataya? Kailangan lahat ng mga natutunan natin sa pananampalatayang Islam, kailangan titingnan natin sapagkat maaaring may mga natutunan natin na hindi angkop sa bayan natin. Magkakaisa tayo sa pananampalataya. Wala tayong makita, halos wala tayong makita na mga lugar o mga estado na walang mga mufti sapagkat sila yung mga ulama. Silang inatasan na mag-aral sa mga bagay na kabilang sa mga katuruan ng pananampalatayang Islam na hindi salungat sa pananampalatayang Islam at yun ang naaangkop sa ating bayan mga kapatid. Kailangan natin din yung titingnan natin ang sitwasyon sa ating lugar, sa ating bayan, sa ating mga bangsa moro mga kapatid. Hindi lahat ng mga nakikita natin sa mga kapatid natin ng mga Arabo, hindi lahat ng mga nakikita natin sa ibang bansa ay kinakailangan na may apply natin dito sa ating bangsa moro sapagkat kakaiba tayo. Iba tayo. Ang importante mga kapatid ay hindi labag sa ating pananampalatayang Islam. Hubbul watani minal iman. Walang sino man na tumanggi na ang pagmamahal sa pananampalatsa sa bayan, ang pagmamahal sa bayan ay kabilang sa pananampalataya. Ang taong nananampalataya, nagmamahal sa kanyang sarili, katulad ng nabanggit natin, nagmamahal din sa kanyang pananampalataya, kailangan niyang sundin ang kanyang pananampalataya. Lahat tayo ay kinakailangan na magkaisa sa pananampalataya. And then, kinakailangan din na tayo ay magkaisa sa ating bayan. Al-muwatinu yulzimu yaltazimu bi kulli al-qiyam ad-diniyyati wal-insaniyya. Ang isang taong mamamayan, kinakailangan na sumunod sa lahat ng mga values na ito ay sumasang-ayon sa pananampalataya at sumasang-ayon din sa standard ng mga values ng mga tao sa buong mundo na hindi taliwas o kaya ay hindi labag sa ating pananampalataya. Para sa gayon, makamit natin ang pagkakaisa sa pananampalataya at makakamit natin ang pagkakaisa sa ating bayan at gayon din makakamit natin ang happiness. Kaya mga kapatid, ang ating pananampalatayang Islam, tingnan natin ang isa sa mga ginawa ng mga ayaw sa Islam o kaya ay umaayaw sa atin ng mga Muslim. Ginawa nila, gumawa sila ng paraan sapagkat batid nila na ang ating pananampalatayang Islam ay al-Islamu dinun wa dawla, syari'atun wa hayat, al-Islamu diyanatun wa siyasa. Ang Islam ay relihiyon at saka estado. Ang Islam ay pagsunod sa pananampalataya at saka politics na hindi labag sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Ang Islam ay sharia, mayroon tayong sharia at buhay na kabuhayan mga kapatid. Ibig sabihin, lahat yan na hindi magkakahiwalay. Pero bakit mga kapatid, may mga nagsasabi, may mga naririnig natin patungkol sa leadership na mayroong tinatawag na mayroong political leader at saka mayroong religious leader. Ano kaya mga kapatid ang naituturo sa atin yan? Pinagkaiba ang political leadership sa politika at saka leadership sa pananampalataya. Kailanman ay ang taong tunay na leader sa politics,
kinakailangan din na siya ay magiging leader sa pananampalataya. Ang leader sa pananampalataya ay kinakailangan din na maging leader sa politics. Hindi mga kapatid magkahiwalay. Hindi pwede ang leadership, hindi kailanman mangyari ang magandang pamamalakad kung walang magandang leadership sa bayan, leadership sa politics, at kung walang magandang pamamalakad o kaya ay leadership sa pananampalataya. Sapagkat mga kapatid, katulad ng nabanggit natin, na kailanman ay hindi magkaiba ang pagkakaisa sa pananampalataya at gayon din ang pagkakaiba sa bayan. Makamit natin ang pagkakaisa sa bayan kung makakamit natin ang pagkakaisa sa pananampalataya. At yun pa, yun ang pinakamahalaga, ang pagkakaisa sa pananampalataya. So ang pagkakaisa sa pananampalataya, mga kapatid, kinakailangan na sundin natin ang sinumang naatasan, binigyan ng authority na para mag-aral at magbigay ng mga pananaw o kaya ay mga katulad ng ginagawa ng ating Bangsa Moro Darul Ifta. Nagbibigay sila ng mga pananaw, nagbibigay sila ng mga guidelines na sumasang-ayon sa lugar natin sapagkat sila ang inatasan na para i-apply natin ang nararapat na sundin o kaya ay i-apply sa ating Bangsa Moro. Kinakailangan din na magkaisa tayo, mga kapatid, sa pagsunod sa sinumang mga kapatid natin na namumuno sa atin sapagkat yun ay pagmamahal sa ating bayan. Kapag hindi tayo sumunod, hindi tayo nagmahal sa sinumang namumuno sa atin, ay ibig sabihin, hindi natin mahal ang ating bayan. Hindi natin sinusundin ang ating bayan. Gayon din, hindi natin sinusunod ang sarili nating batas na tinatawag na nabanggit natin kanina o sa mga naunang episode na nabanggit natin yung tinatawag na bisiklo, mga kapatid. Pero ang pagsunod sa sinumang namumuno, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi labag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, kanyang nawika, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ulitin natin, mga kapatid, walang pagsunod sa sinumang nilikha kung sa pagsuway sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa mga bagay na may pagtatanggi o may pagsusuway sa mga kautusan ng tagapaglikha, mga kapatid. Kaya kinakailangan ang sinumang ang pagkakaisa. Kinakailangan natin ang pagkakaisa sa pananampalataya at gayon din kinakailangan natin ang pagkakaisa sa bayan. Kailanman ay hindi natin makamit ang pagkakaisa. Magandang pagkakaisa, tunay na pagkakaisa sa bayan kung walang pagkakaisa, hindi natin maipakita ang pagkakaisa sa pananampalataya. Gayon din, hindi natin makamit, hindi natin makita, hindi natin maipakita ang pagkakaisa sa pananampalataya kung hindi tayo magkakaisa sa ating bayan, hindi tayo magkakaisa sa ating nasyon bilang mga Bangsa Moro. Mga kapatid, sana ay patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit natin ang pagkakaisa sa ating sa pananampalatayang Islam at kailan din ang pagkakaisa ng mga Bangsa Moro sa ating Bangsa Moro. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.